I'm Jensi Fernandez and back again for another videos. My videos for today is about misteryoso sa loob ng Old Carbonel. Dito po sa Old Carbonel is dito na ako nakatira, dito ako lumaki, dito ako nag-aral, dito ako tumanda. So may mga naririnig akong complain about sa pinatayong kumpanya. Pinatayong poultry ng mga manok. So, dati po kasi, dito sa lugar namin, is napapaligiran lang ng mga tubo, tatanim ka ng palay. So, ngayon, tinayuan nila ng poultry. So, yung pagkatayo nila ng poultry, as pagitan lang, is pader. So, yung amoy, yung masangsang na amoy pupunta dito sa kabahayan. Tapos, pag walang kuryente, yung generation nila maingay. So, hindi alam ng mga tao kung paano nila pipigilan yung... Hindi naman sa pipigilan, kumbaga, okay lang na mag-operate, basta hindi sila makapirwisyo ng ibang tao. Hindi makapirwisyo dito sa property namin. Kasi itong property namin is private property. So, dapat ang... Pag nagtayo ka ng isang poultry, lalo na pag alam mong nakakasama sa ano, dapat mga 50 meters away from the... sa kabahayan, di ba? Or kahit nga malayo, mabaho na yung amoy. So, ipapakita ko sa inyo guys at kayo na ang musga. Kayo na ang musga kung ano ba dapat, tama bang ginawa nila or hindi. Tara guys, samahan nyo ako. Guys, tignan nyo to. Pader to ha. Pader. Sa kabila nyan, yung poultry, yung ano-ano ng manok. So, sobrang, tapos tignan mo. Yan na yung kabahayan. Yan yung mga bahay namin dyan. So, diba tayo yung pader? So, hindi mo lang sila nag-isip. Kabahayan to. Tapos, pinatayuan ng poultry. Eh, syempre, kawawa yung mga bata. Baho ng amoy. So, yung mga tao dito, wala silang magawa. Nahimig lang sila pag tuwing hapon na sobrang baho. So yun yung pader. Mga bahay namin dito, mga nasa ano lang, nasa pito, ganun. Kasi mga private property to eh, yung bahay namin dyan. Ito yung mga lupa ng mga angkan namin, kanunuruan. Ito yung bahay ng aking auntie. Kahit sila, wala silang magawa. Malib! Di ba ito yung poultry, Caleb? Anong naamoy nyo pag, ano, tuwing hapon? Pabaho. Tapos, ano pa? Walaw. Ha? Walaw. Anong naamoy nyo tuwing, anong naamoy? Bukod sa mabaho, ano pa yung permission na ano ng poultry? Maingay yung generator. Ay, hilo, tas maraming ano, maraming langaw, no. Nakakasama sa kalusugan niyo, no, mga bata. Ang dami pa ng bata dito. Anong gusto mong gawin, Caleb? Lagod ka, hindi natin pwedeng sunugin yan, kakasuhan tayo. mag shout out mo si mama mo. Shout out, mami. Dad, maalis yung poultry na para makauwi kayo. Bakit paalisin mo yung poultry? Hindi ba pwedeng ano, ipasara muna para hindi na tayo mapirwisyo dito, sobrang baho. No. Pero ang tapa-tapa mo pa rin, kahit nakakaamoy ka na mabaho. Ang tapa-tapa mo, siguro, puro baho na yung nasa tiyan mo. Ha? O sige, magbabay ka na kay mama mo. Puntahan natin guys yung mga nakatira dito. Sa malapit sa poultry. So, tanongin natin sila kung ano yung provision na nagagawa ng poultry.
Tao po. Ang ginagawa mo, naneng? Ha? Tao po. Tinanet. Oh, nandito ako para tanungin kita kung ano yung nagiging provision ng poultry dyan sa katabi ng bahay nyo. Mabaho. Mabaho? As in, mabaho talaga? Oo, pag na mahangin, di ba? Oo. Mabaho talaga, maalasong ka pa rin. Tapos, anong gusto, anong panawagan natin dyan, te, para mapasara yung poultry na yan? Gusto nyo bang ipasara or ano? Hindi naman. Ha? Pwede naman yung ipasara. Pwede. Te. Anim. Anim? May mga trabaho ba ngayon? Yung dalawa lang. Eh, saan kayo kumukuha ng mga ano nyo, pangkain nyo? Tatay, magano siya, maghahanap. Wala na. Oh. O tulad niyan, may apo mo 'yan nanti, 'di ba? Oh. O apo mo, bata pa. Dapat 'yan hindi na kalanghap ng mga ano, mababaho. Baho nga kinabi niya eh. Mabaho? Mababaho ba, naneng? Oh, tanong ka ni tita. Mabaho? Mabaho ba 'yung poultry? Opo. Opo, kamo ah. Bulbulat na tao. Opo, kamo kay tita ah. Ano, walang bunga nga, ano? So marami kasi ako naririnig dito, ante, na ano, na nagre-reklamo sila pero wala silang magawang paraan. Eh, sana gusto kong ipaabot to kay Mayor. Mayor Eloy Eklar? Oo. Oo, na kahit konti yung bahay dito na napakadaming bata. Eh, syempre. Na. Oh, siyempre yung mga bata na yan, mag-aasawa yan, mag-aanak sila, dito sila mamumuhay. Siyempre yung poultry na yan, habang buhay na yun dyan, siyempre magkakasakit sila. Kung hindi yan ipapasara, maraming mapipirwisyo na tao, di ba? Oh, so kailangan, okay lang naman na magpatayo sila dyan kung hindi lang sila nakapirwisyo ng tao. Eh, kaso, siyempre, eh kung magkasakit yung mga bata, may tutulong ba sila, di ba? Wala naman. Oh. At saka bawal yan, ante. Yung poultry kasi dapat pag nagpatayo ng poultry malayo sa kabahayan. Eh yan, padre lang pagitan eh. Padre na naamoy pa. Lalo kung madinaytas dyan hindi sila, kabaho na. Kabaho? Hindi na tayo magbinumaan na ngore na ay masigama din yung mga lumi sa kasano pagpagisip. Sugod. Sugod na kaya. Hindi, ni Mayor, hindi ko. Oh, ano sabi ni Mayor? Bago ko hindi ni bago Pasko yung Adi Bisulidid. Bago magpasko? Oo, sabi na yun. Oh. Mabulok ba? Ay, mabaho ba dito? Balasang. Kung hindi yun, kapwa. Tapos? Nagtanong lang siya, pero wala namang ginawang paraan. Magtanong lang, sabi niya. Sige, sasabihin ko dun sa loob, sabi naman niya. Yung sinabi niya, pinatasin niya. Ah, tinaas. Kahit itaas pa yan ante, pag dumating ang tag... Dumating yung araw na ano? Yung salangaw. May langaw ba, ante? Di ba? Matagal na mong walang langaw. Matagal na? Yung mabaho ang naamoy. Mabaho? Yung anong punta dito ni Mayor nung walas. Hindi ko alam kung anong oras yun. Alas 3 pa lang yun, tapos alas 4 na yun. Pero, yan lang si tatat ko manalito yun. O ano si Kangaridi Ajay, sinundang ko. Iba naman, si Mayor naman. Nakaupo doon naman si ano. Sina? Si May, anasawa ni Jerry, ako. Sinundang ko, kala ko si Kangaridi. Ay, ikaw pa lang pala, good morning Mayor. Bakit mabaho ba dito? Oo Mayor ah, mabaho-baho, sabi naman. Kawawa kasi yung mga bata. Talaga. Oh, siya ka pa pala! Ito, sila na matuloy. Sige, papalungka nila.
So, thank you, Auntie Nanita, kasi na na sabi mo yung side mo. Kasi bawo naman talaga diyan, lalo kung hindi na itaas yan. Tayo nante? Nag-ano, nag-ano sila, nagtatapon. Mabaho? Lalo na dyan na tayo. Oh. Bantak, eh, kwadod pi, ay di, sangwa na may, basura na, kanin, palisi na din nagunguta, yung pandad. Pag may patay na manok, tinatapon na lang dyan? Sa harap-harap nila dyan, oh, sa may, ano, gate-gate nila. Ay, hindi pwede yun. Siyempre, malanghab mo mo, no, ang kwati ko, nabulok, bangse. Ay, kasi akala kasi nila yung mga tao dito, eh, sunod-sunuran lang. Hindi pinataas yan. Pura yung ato na, dalat tao. Oo, kasi hangin yan, te. Kahit pataasan pa nila yung pader yan, pupunta pa rin yung amoy dito kasi hangin yan, eh. Hangin. Hindi mo maano yun yung hangin. Dito, nakikita konti yung mga tao dito, ang daming tambay na nagiinuman lang, walang trabaho. Bakit hindi nila pwedeng ano, ipasok dyan? Ba't nag-apply ba yung mga tao dyan? Nag-apply sila dyan? Nag-apply daw mo, tayo dyan. O, ano nangyari? Hindi pa lang po kailangan mag-apply daw. Tinanggap lang sila. Jonathan ko kung nanay di sumurtita nagpa full trim na panjay nagpananda na kakong kasang dalitay di naman ang tambahan garden mo yung naman ang tiyo nami sana yung jay na ni Jonathan yung tiyo na Tara guys, sa aking bahay. Tutur ko naman kayo sa aking bahay. Ito ang aking pamangkin, si MJ Tamad. At saka si ang aking alaga, si si Nicole Bungisngis. Tapos na yung module mo? Hindi pa. O, hindi pa. Bakit cellphone ka ng cellphone? Apat na araw pa. Apat na araw pa. Ikaw, MJ, anong ginagawa mo? Mobile Legend? Nakaunan ka pa? Ha? Gusto mo mag Mobile Legend tapos matutulog ka? Gusto mo hatiran lang kita ng pagkain mo? Ha? Kapangit-pangit ang buhok mo. Mga kabataan ngayon guys, wala nang ginawa kundi mag Mobile Legend. Tara guys, tuturo ko kayo sa aking munting kaharian. Ito ang aking bakuran. Yan ang aking bahay. Hindi pa siya tapos. Marami pa dapat ano. Tara guys, samahan niyo ako sa loob. Kapatid kong bakla-bakla. Medyo bunso. Mas maganda pa yung kwarto niya kaysa sa akin. Tignan mo, may mga ano pa. May vanida po pa. O, diba? Bakla talaga. Taig pa niya ang kwarto ko. Ito yung kwarto ni Jordan. So, ito naman ang kwarto ni... Ito pala si Rose. Ito si Rose sa kutsi. No. Ayun ang kwarto ni Jay. O, diba? Daig pa niya ako. Mga gamit ko nilipad niya sa kwarto niya. Wala na akong gamit. Akala niya siguro hindi ako uuwi. O, diba? Pati kama, nagpalit kami. Ang lupit mo, Jay. Balik mo yan sa kwarto ko, Jay.
Ay, si bakla. Pagkalaki-laking mama. Ito ang aking buhay. Simple. Diba? So, tara guys, sa aking kwarto. Tadaan! So, ang aking kwarto is wala nang laman. Umalis ako na puno ng laman yan. So, akala nila, hindi ako uuwi. So, pinagkukuha ang laman. Pati beddings ng bed ko iba. Diba? Pati yung ano ng kortina, hindi maayos. Pati laman ng aking kabinet, wala na. Pinagkukuha na rin. Ano pang gagamitin ko? Kakaloka. Dito lang ako nakahiga maghapon, nag-iisip. Paikot-ikot.